Kamusta mga kaparokya? Ako po si Mervin at pag-uusapan po natin ang patungkol sa dalawang noontime show dito sa bansa, ang It Showtime at ang It Bulaga. Pero bago yan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, ngayon po ay ibabahagi natin ang TV ratings para sa araw ng Miyerkules, July 24. Pero bago natin talakayin yan ay congratulate po muna natin si Kim Chu bilang Outstanding Asian Star sa katatapos lang na Seoul International Drama Award 2024. Ang award-giving body na to ay katumbas ng FAMAS Award dito sa bansa, if I'm not mistaken. So talagang dinala ni Kim Chu ang bandera ng bansa sa recognition na natanggap niya mula sa bansang Korea. Kaya gulat at hindi makapaniwala ang It Showtime host sa nalaman niya dahil di niya inexpect na mapapasama or mapapabilang siya sa nasabing award-giving body. Pinatunayan lang talaga ni Kim Chu ang husay nito bilang artista at pinatunayan niya din na walang imposible kapag dedicated ka sa ginagawa mo, pinagsisikapan at pinagtratrabahuan ng maayos. Siguro ito na yung one of the biggest achievements ni Kim Chu na natanggap. Kaya masayang masaya siya sa award na natanggap. Ito ay pagkilala hindi sa ating bansa, kundi sa ibang bansa. Kaya proud ang It Showtime family sa award ng co-host nila. And we must be proud of Kim Chu's achievement. Samantala, bago tayo dumako sa TV ratings ng dalawang noontime show ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, last Saturday ay ibinahagi ko ang ratings ng noontime show para sa araw ng Martes, July 23. At ngayon naman po ay ibabahagi ko ang ratings nito para naman po sa araw ng Miyerkules, July 24. So balikan po muna natin ang ratings last Tuesday. So makikita dito sa page ng anti-TVJ na si Prok Noy na ang It Showtime po ay may 8.6% at ang It Bulaga po ay may 4.3%. Subalit sa Lionhead TV naman ay 9% ang It Showtime at 4.3% naman para naman po sa It Bulaga. So dito angat po ang It Showtime sa It Bulaga, either 4.4% kay Prok Noy at 4.7% naman kay Lionhead TV. So mapunta naman po tayo sa araw ng Miyerkules, July 24. So makikita dito sa page ni Prok Noy, ang It Showtime ay may 8.4% at ang It Bulaga naman ay may 4.2%. Dito ay bumaba ng 0.2% ang It Showtime at 0.1% naman sa It Bulaga mula sa araw ng Martes. Sa Lionhead TV naman, makikita dito ang It Showtime ay may 8.9% at ang It Bulaga naman po ay may 4.2%. So dito naman, tig 0.1% ang nabawas sa kanila mula sa araw ng Martes, July 23. So dito parehas nila nakuha ang average TV ratings nila na 8% para sa It Showtime at 4% naman para sa It Bulaga. So meaning, walang nanalo at walang natalo. For sure, may haalma dito ng mga It Showtime fans. Disclaimer po mga kaparokya, tulad ng lagi kong sinasabi, nilagyan ko ng parang barrier at ito nga yung TV ratings average para be fair naman sa It Bulaga. Dahil alam naman po natin na malaki po talaga ang bentahe ng It Showtime sa It Bulaga when it comes of reach and signal courtesy of GMA Network. TV stations like 5 para sa It Showtime at 2 naman po sa It Bulaga. And big factors din ang solid viewers ng ABS-CBN at GMA. And top of that, yung guests. Limitless sa It Showtime, limited naman po sa It Bulaga. Pero sabi ng nakararaming fans ng It Bulaga, ay di daw nila kailangan ang biggest star para may ma-guest. At some point, I agree with their opinion. But malaking bagay din talaga ang may na-i-guest ka. At again,
kung ang Itbulaga man po ay limang TV station or magpalit man po sila ng posisyon, ang Itbulaga po ang siyang angat, ang siyang malaking bentay sa Showtime, ay ganun din po ang gagawin natin. Bibigyan po natin or lalagyan din po natin ng barrier at ito nga yung TV ratings average. So dito makita natin ang GMA ay may 5.8%, ang GTV ay may 1.5%, ang A2Z ay may 1.1%, ang Kapamilya Channel ay may 0.3% at ang All TV ay may 1%. Sa panig naman ng Itbulaga, ang TV5 ay may 3.8% at ang RPTV ay may 0.4%. Kung mapapansin niyo po mga parokya, ang GMA lang ang hindi nakakuha ng TV ratings average nito na 6%. And the rest ay na-meet po nila ang TV ratings average. So kung titingnan ang pagitan ng main TV station ng dalawang noontime show, angat po ang GMA sa TV5 ng 2%. So dito, 4.2% po ang iniangat ng It Showtime sa Itbulaga according kay Procnoy at 4.7 naman po kay Lion Hear TV. Magkaganon man, iisa lang ang hangarin, ang layunin ng dalawang noontime show, ang makapagpasaya, maghatid ng ligaya, magbigay ng magandang entertainment, may matututunan at makatulong sa mamamayang Pilipino not only through financial but also morally. Sa mga parokya, mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.